Hello mga bata! Samahan niyo muli ako, si Teacher Ella, para sa ikatlong linggo ng ating aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Home Economics sa ikalimang baitang. Sa araling ito, matututunan ninyo ang wastong pamamaraan ng pamamalantsa. Ang maayos na pagsunod sa wastong hakbang ng pamamalantsa ng kasuotan ay nangangahulugan lamang ng may pagpapahalaga sa pansariling kagamitan at kasuotan. Batayan ng tamang pamamalantsa. Ihanda ang mga gamit gaya ng plantsahan o kabayo, plantsa, hanger, malinis na tubig, bimpo, o kaya naman spray. Ilagay sa tamang temperatura ang kontrol ng plantsa ayon sa uri ng damit na paplantsahin. Ihiwalay ang makakapal at maninipis na damit. Ibukod din ang mga pantalon, palda, polo, kamiseta at iba pang damit. Magplantsa sa lugar na walang maaabala at maliwanag. Mamalantsa sa umaga kung kailan malamig at maginhawa ang panahon upang makatipid sa kuryente. Tiyaking tuyo ang kamay bago isaksak ang plug ng plantsa. Huwag iiwan ang pinaplantsa. Kung may gagawing ibang bagay, tanggalin sa saksakan ang plantsa. Sundin ang etiketa na taglay ng bawat kasuotan. Maging maingat sa lahat ng oras upang makaiwas sa sakuna. Pamamalantsa ng polo o blouse. Una, wisikan ang damit ng malinis na tubig gamit ang bimpo o spray bago plantsahin. Ikalawa, unahing plantsahin ang kwelyo sa likuran at unahan. Isunod ang manggas. Ikatlo, plantsahin ang bahagi ng balikat sa likuran at unahan ng blouse o polo. Pang-apat, plantsahin ang harapang bahagi mula sa may botones at ituloy hanggang makaikot sa buong katawan ng polo o blouse. At ang panglima, isara ang unang dalawang botones sa bahagi ng leeg at ihanger ng maayos. Thank you.
Isaisip natin. Laging sundin ang mga pangkalusugan at pangkaligtasang gawi. Maging maingat sa lahat ng oras upang makaiwas sa sakuna. Subukin natin. Kumuha ng papel at panulat at sagutin ang mga sumusunod na gawain. Gawain 1. Isulat ang tama kung ang hakbang na tinutukoy ay tama at mali kung hindi. 1. Punasan ang ilalim ng plancha ng basang-basahan bago ito painitin upang makasigurong wala itong kalawang o dumi na maaaring dumikit sa damit. 2. Ilagay sa pinakamataas na temperature ang control ng plancha ayon sa uri ng damit na paplantsahin. 3. Ihiwalay ang mga makakapal at maninipis na damit. 4. Tiyaking tuyo ang kamay bago isaksak ang plug ng plancha. Ituon ang buong atensyon sa ginagawa upang maiwasang masunog ang damit. 5. Mahalagang sundin ang mga hakbang pangkalusugan at pangkaligtasang gawi. Maging maingat sa lahat ng oras upang makaiwas sa sakuna. Gawain 2. Magkaroon ng pagsasanay sa pamamalantsa ng polo o blouse, short, pantalon at palda. Ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Gawin ito habang ginagabayan ng nanay sa bahay. Ito na ang susi sa pagwawasto. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot sa gawain 1. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli.